What's up sa inyo mga katropa? So ngayon, sa araw na to, ibabahagi ko sa inyo ang bawat details sa aking simple at napakamurang phone vlogging setup. So ngayon nga mga katropa, ibabahagi ko sa inyo ang details sa aking phone vlogging setup. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kakalimutang mag at pindutin ang notification bell para updated ka sa lahat ng uploads ko. So ready ka na ba malaman ang aking simple at napakamurang phone vlogging setup? Ang una natin pag-uusapan, ano nga ba ang gamit ko na cellphone sa pagbablog o ang aking Android phone? Ang aking Android phone back then 2017 sa aking pagsisimula sa pagbablog ay ang Asus Zenfone Laser 2. Yan guys, Asus Zenfone Laser 2. Simula 2017 ay gamit ko na siya. Meron siyang magandang camera quality or yung pixels niya maganda naman. Yung quality ng mga videos ko, kung mapapanood nyo, ayun po yung quality na binibigay niya sa mga uploads ko. And also, yan, maganda po yung sound quality nito. Kaya kung makikita nyo, maganda po yung audio quality ng mga videos ko. Ayun lang po yung mga titingnan yung quality pag bibili po kayo ng Android phone para sa pagbablog is maganda po yung kalabasan ng audio and also the video. Dahil ang hinahanap ng tao is yung audio, dahil nga nagbibigay ka ng something informative or detail sa tao, dapat marinig nila na maayos. And also the content is maayos and also the quality of the video para nakikita kanila every details ng binibigay mong information. Pangalawa, ang pag-uusapan natin ay ang ginagamit ko na phone holder. So yun guys, makikita nyo dito, ang ginagamit ko na phone holder, ayan. Para may kabit siya mamaya sa tripod. Yan. Ganyan po yung purpose niya. Ay ang Ulanzi, ayan, babahagi ko sa inyo, ayan. Ang tawag sa kanya is Ulanzi phone holder. Nagkakahalaga siya ng 509 pesos. So, estimate na natin 500 pesos tong phone holder ko. Yan guys. Yan. Sobrang higpit niya kasi adjustable siya. Yan, adjustable siya guys. Kaya may ipit talaga yung phone mo at hindi siya malalaglag kapag gamit mo na yung Gorilla Pad mo na tripod. And also, kapag bibili kayo ng Ulanzi phone holder, may kita nyo siya sa Lazada and also sa Shopee. Nagkakalaga siya ng 509 pesos. Hanap lang kayo guys ng medyo mura pero legit na online shop. Yan guys. So ngayon, pag-usapan naman natin ang pangatlo. Ang pangatlo ay ang patungkol sa ginagamit ko na tripod. Ang aking Gorilla Pad. So yun guys, medyo luma na to. Yan. Medyo luma na to kasi matagal ko siya ginagamit, 2018 pa, and 2019 na ngayon. Almost 1 year na, kaya medyo luma na kung makikita nyo. Yan. Pero nagkakahalaga ito ng 350 pesos. So yun guys, siguro ngayon meron ng mga tag 300, 250 kung merong sale sa Lazada or sa Shopee. Maganap lang po ng mas mura para hindi rin kayo masyado mapamahal. So yun guys, ang gamit naman itong Gorilla Pad na to is pwede mo siyang itayo ng mas maayos kasi nga yan, ganyan siya. So naka-steady na yung camera nyo pag nagbi-video. Ay naman yung kagandaan. And also napaka-handy niya yan kasi ang sarap hawakan niyan no habang nagba-vlog ganyan. And also may kasama siyang pag binili niyo, may kasama siyang ganitong phone holder lang, which is hindi naman parang effective sa akin masyado kasi nalalaglag yung phone ko lalo pag malaki yung phone mo. So bumili ako ng ganitong phone holder. Yan. So yan guys, kinakabit lang siya na ganito. Yan, ganito yung pagkabit niya. Kabit natin. Para makita nyo din yung pagkabit ko ng phone holder. Yan. So once na nakabit na natin guys, yan. Once na nakabit na natin guys, ilalagay na dito yung phone para maipit yung phone. Ganyan. Yan. Para maipit nyo yung phone, i-adjust nyo lang sa kung anong size. Yan. Huwag naman masyadong
masikip kasi baka masira yung phone. Yan, ganyan, sakto lang siya. Hindi na siya magalaw. Ganyan, di ba? Pwede mo pa siya higpitan, yan. Hindi siya magalaw. Ganyan lang talaga siya. Yan. So, pwede na siya, nakatayo na siyang ganyan, yan. Kung makikita niyo guys, yan. Nakatayo na siyang ganyan. Steady na siya. Kaya napakaganda talaga kung mayroon kang mahigpit at magandang quality na tripod. Kahit mahal pa yan, kung worth it naman at mapapatagal or mapapaganda yung pagbablog mo, why not, diba? Ang pang-apat naman na pag-uusapan natin ay ang ginagamit ko na lens. Napakasimple lang nito guys. Nagkakahalaga siya ng 99 pesos. Ito guys. Yan. 99 pesos. Meron siyang fish eye, may grid view. Yan. Ito yung mga lens. Yan guys, papakita ko sa inyo. Then, inalagay lang siya dito sa may phone. Nakaipit lang siya kung nasan yung camera nyo. Naaganyan lang siya. Yan, iniipit lang siya dyan. So, kung front cam ba or back cam yung gagamitin nyo. So, 99 pesos lang siya sa Lazada or sa Shopee. Maghanap lang po na mas mura. Ayun lang po yung advice ko muna. Kung beginner ka pala sa pagbablog, katulad ko. And also, the last na pag-uusapan natin, ang pinakamahalaga para sa akin ay ang external microphone na ginagamit ko. Ang external microphone na ginagamit ko ay ang Boya BY-MM1. Yan, guys. Pakita natin. Ang Boya BY-MM1. So, familiar naman kayo dito, guys. Pag binuksan niyo yung Boya BY-MM1, ang laman niya is meron siyang pouch. Yan, meron siyang pouch na ganyan. Ayan. Tapos, ang laman niya guys is, unang-una, syempre, ang cold shoe mount. Yan, itong red lang ha. Yan, tsaka may black. Dito po kinakabit niyo sa may DSLR and also sa phone. Na phone holder. Yan, dito kinakabit yan. And also, meron siyang, ito guys, pakita ko sa inyo. Yung kasama niyang, ayan po yung microphone. Ayan, dyan po nagsasalita para mas malakas yung boses tsaka mas maganda yung audio quality. And also, ang napaka-relevant pagdating sa audio quality and also sa microphone ng Boya BY-MM1, ang tinatawag nila na dead cut. Ito to. Yan guys. Dead cut po ang tawag dyan. Or, minsan tinatawag nila itong windshield. Furry windshield, yan. Para nga, nilalagay siya dito sa microphone. Yan. Para hindi siya masyadong maingay kapag mahangin or di ba, yung ingay ng tricycle, ng jeep, hindi siya masyadong naririnig dito kasi nga, meron siyang windshield. Yan. Ganyan yung purpose. And also, ang paglalagay niyan, guys, ganito lang. Yan, ganyan. Tapos, nilalagay siya dito. Yung cold shoe mount, itatama nyo lang sa may phone holder. And then, i-adjust nyo po ng ganyan. I-adjust nyo lang po ng ganyan. Pasikip. Yan, sikipan natin. And kapag masikip na po, ready na po yan. And also guys, I want to share to you guys na meron tayong dalawang type ng cable o yung wire. Wire. Ang una is yung phone phone. Yung phone phone siya. Pwede siyang directly. Magda-download lang po kayo ng open camera na application sa Play Store para yung external microphone is gumana. Kasi hindi po siya gumagana kapag yung built-in camera lang po yung gamit nyo. Kaya magda-download po kayo ng open camera sa Play Store. Ayun lang po yung advice ko sa inyo as a beginner lang po ng pagbablog. And also, ang pangalawa naman natin is yung pang DSLR. Yan, yung mas kulot. Yan, may kulot. Pang DSLR siya. Yan, tapos dito lang rin po. And also, the last one guys, kapag ready na po yan, maghanap lang po kayo ng medyo maliwanag na lighting katulad po ng ginagawa ko ngayon para mas maganda po yung image ng video nyo and also the quality of the video. Sa mga nagtatanong guys, magkano nga ba ang Boya BY-MM1? So yun guys, kung beginner ka pa lang, sobrang parang mahal naman talaga. Kasi ako na nagkukumpisa ako, sobrang mahal siya para sa akin kasi wala pa naman akong pera, di pa ako kumikita sa YouTube. So, ang presyo niya guys is 1,700. Sa Lazada rin po siya nabili. Pero guys, again and again, maraming salamat po sa nag-sponsor ng lahat ng ito. Dahil guys, gusto kong i-share sa inyo na hindi po ako gumastos
sa lahat ng ito. Mapa tripod, mapa phone holder, mapa Boya BYMM1, mapa lens, wala po akong ginastos dahil meron po tayo mababait na sponsors diyan. Maraming salamat po. Again and again and again, thank you so much po sa panonood ng aking video. At sana po nagustuhan niyo po ang aking informative, and sana nagustuhan niyo yung details na binigay ko sa inyo para makapagsimula na kayo mag-vlog using your cellphone. Dahil meron mga vlogger na parang kailangan daw agad camera agad, kailangan ba DSLR agad, kailangan gito kamahal yung camera. No, guys. No. That's a big no. Dahil kung gusto mo lang na mapag-share ng content, you're a content creator, at gusto mo mapag-bahagi ng information, why not magsimula ka muna sa umpisa, guys? Katulad ko, yan. Diba, napakasimple lang, pero napakagandang phone vlogging setup. Sana natuto kayo sa aking phone vlogging setup. At kung hindi ka pa pindutin mo na yung subscribe button and also the notification bell para updated ka sa lahat ng uploads ko. And again, this is Steve Mark TV. And thank you for watching. God bless.